Ngayon po mga idol, ito po yung part ng nakabilad natin. So nilagyan natin ng asin. After nating madress yung rabbit, nilagyan po natin ng asin. Ayan. So kailangan natin siya ibilad. Minsan po ay may pwede po nga 1 week, pwede 2 weeks. Depende po sa inyo kung nakikita nyo yung tuyo na okay na po yun. So after po nito, ibababad po natin ito sa tubig, na para matanggal po natin ito, kasi babakbakin po natin mga idol yung lamad or yung mga taba-taba. So i-update ko po kayo doon sa pagbabaklas natin or kung paano po matatanggal yung lamad para po maging malambot yung ating paggawa dito sa balat po ng rabbits. Ayan po mga idol. So doon na po tayo sa kabilang part. Ngayon po mga idol, ito po yung ating mga balahibo or yung mga balat ng rabbit na po pwede po nating magawang bags, pouch, wallet or patungan po ng mga flower base sa ating mga ibabaw ng lamesa. So kung makikita nyo po bakit nakababad, binabad po namin para madaling matanggal yung lamad. Ito po dapat talaga ang maging finished product nung ating ginagawang pagbabalat. Kung mapapansin nyo po, talagang smooth, malambot po talaga mga idol. Kung ikukumpara po doon sa meron nating ganito, medyo matigas. Ito po ay mahirap pong tanggalin mga idol. Ingat, pwede po tayong gumamit ng kutsara pang kaskas. Pwede po tayong gamitin natin siya ng brush. Pero ako po, pinaka the best ko pong ginagawa ay ginagamit ako po ng pang clip. Matigas po talaga mga idol, mahirap po talaga siyang tanggalin. Kung mapapansin niyo po, talagang pinupwersa ko siya na tanggalin. At ito po kasi ay makapal or medyo may edad na. Medyo makapal ang balat, makapal ang lamad, makapal ang taba. So kailangan po kasi ay matanggal natin ito bago natin siya lagyan ng egg yolk. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang gagawin natin dito mga idol. Isisingit ko lang po, pakikita ko po sa inyo na talagang medyo mahirap pong tanggalin. Kaya need po ng clip. Ito po ay hindi naman po matalim. Ingat din po hanggat maaari, dito po natin siya ikakagat or iipitin. Lalakad naman po yan. Makikita nyo po, ayan. So, hindi po, mahirap po kasi siyang anuhin ng kamay eh. Madulas. Nanakit na rin yung aking kuko. So, yun na lang po ang ano ko sa inyo na pinakamabilis na paraan. So, kailangan po niya nga, basta dahan-dahan lang po. Lalo po dun sa part ng balat po ng rabbit natin ay medyo bata. Mapupunit po itong part na to. Ito po kasi ay makapal. So kung makikita nyo po yung pinakikita ko sa inyo kaninang finish product natin, ito po talaga dapat ang madulas, malambot. Kitang-kita nyo po na talagang malambot yung ating ginagawa. Ito po ang itlog. Hindi na po ako bumili dahil meron kami mga native na manok. So tatanggalin nyo lang yung pinakaputi. Yung pinakaputi po, para makuha natin yung kulay yellow kasi o yung yolk mismo ang gagamitin natin. Alibaba ang yolk dito, di ba yung dilaw? So ito po ang kailangan natin. So, na itanggalin lang po natin to dito. So ito po ang kailangan natin para yan po ang ipapahid natin dito ngayon. Yung part, yung iba po na ginagawa natin ay after po nito, tatakpan po natin ito ng basahang basa for 24 hours at kinabukasan babanlawan na natin.
So makikita nyo po, magiging malambot po yung finish ng ating ginagawa or pagkakayari. Medyo malakas sa itlog ito. At yung part po na pilitin po nating mailagay dito sa mga part ng mga dulo-dulo para may part na malambot. So kung ang kailangan na lang po natin gawin dito ay kumuha po tayo dahil po nung sinasabi ko basahan-basa tsaka natin takpan for 24 hours. Ayan. Tapos yung po nga pala mga idol ito po kasi ay medyo makapal. So ito po yung natanggal natin sa kanya, talagang nakikipaglaban tayo. Mentras bata, mas madaling tanggalin. Mentras maedad, medyo kaya lang makapal naman po. Medyo maganda naman po yung magigiyari ng ating ginagawa. So, i-update ko po kayo ulit doon sa susunod na nating gagawin mga idol. At meron pa po tayong mga yari dito. So, malalambot yung ating ginagawa. So, ganun lang po mga idol. Ngayon po ay mga idol ay binabad ko po siya sa mesa bon para banlawan siya. Nilagyan po kasi natin siya ng egg yolk or yung kulay dilaw dun sa itlog. Yun po ang ipinahid natin dito at tinakpan natin ng basahan-basa. Ngayon, 24 oras ay tatanggalin na natin para banlawan. So, yun lang po. At babanlawan na natin siya. Kailangan may sabon para mawala po yung amoy. After po nito, isasampay na natin or iipitan na natin sa hanger. Ganyan lang po kadali yan. Kung mapapansin nyo po, ayan o. Smooth, madulas. Madulas po talaga. Gaya nga po na aking sinasabi, ingat-ingat po pagka tinatanggal na natin yung lamad sa kanya. Ano po yung ating ginawa mga idol. So, kailangan po kasi hindi man po ganito kalambot. Maging malambot po yung yari na ginagawa natin. Update ko po kayo doon sa finished product natin mga idol. So, ngayon po mga idol, nayari po nating banlawan yung ating mga par or balahibo ng ating rabbits or balat. So, kailangan po ay gamit po kayo ng hose. Itayo nyo po siyang ganyan, dito nyo po ipadaanin yung tubig hangat maaari po yung ano, para hindi na kayo mag-blower. So, meron po tayong mga maliliit, meron din po tayong kwan. Is pagka po ibibilad nyo na or huwag naman po masyado sa init. So, may stretch nyo po yan, kung mapapansin ninyo. Yung part po ng hindi maayos ang kwan, pwede nyo pong batakin, kaya lang ingat-ingat lang po. Kaya kung mapapansin nyo po, may stretch natin yan. Para po makuha natin yung tamang formation or lumapad siya. Matuling sabi. Ito po magiging itsura niya pagka natuyo mga idol. Ayan po. At hindi po nyo po masyadong makita. Medyo blurred ata. So sa pamamagitan po nito, mapakikinabangan natin yung ating mapapansin nyo po malambot yung yari mga idol. Hindi po siya matigas. Ayan. Kung nakikita nyo, hindi po siya matigas. So, hindi po kailangang ibilad sila sa ilalim ng sikat ng araw hanggat maaari dito po sa may ilalim ng puno para hindi po sila mabigla. At i-update ko po kayo yung finished product. Bali, finished product na po ito. So, tuyo na rin po kasi ito. Kung mapapansin nyo po, ayan, malambot talaga mga idol. So, sana po ito ay makatulong sa ating hanap buhay o pinapasok na hanap buhay pagdating dito sa industriya ng pag-aalaga po natin ng rabbit. So sa pamamagitan po nito mga idol, hindi po masasayang yung ating mga kinakatay or namamatay na rabbits. Pwede po natin silang balatan para makuha natin ito. So ang gagawin po kasi namin dito is ito po yung i-represent ko do sa El Rabbitero. Para do sa mga pinupuntahan po naming mga bayan-bayan. So, pangkabuhayan din po ito. I-share ko lang do sa mga gustong mag-members. So, pakikinabangan po talaga nila. Pansinin nyo po mga idol, napakalambot.
Ayan. Napakalambot po talaga. Ang basa na lang po dito, itong part na ibabaw, may konting basa po. Pero ito pong, isa ay tuyo na po ito. Ayan, makikita nyo po, napakalambot mga idol. Hindi po siya matigas. Ayan, itutupi po natin. Hindi po kamukha anong ibang yari na nakikita ko na matigas. Tela mo natuyong basahan na marumi. Ganun po, na matigas talaga. So, yun lang po mga idol. At mula po dito sa Joel Mir na backyard rabbitry, mabuhay po tayong mga rabbitero. Sana po makatulong po ito mga idol. So, dito na po mga idol, natatapos yung ating project sa gawa natin ng ating mga balat ng rabbit. So, ayan. Ere, may magagawa na tayong wallet. So, ito na po yung kung mapapansin nyo po mga idol, malambot. Hindi po siya matigas. Pero may mga mas bata po ako na talagang medyo maninipis talaga balat. Kamukha po nito. Medyo, pero malambot naman po siya mga idol. Mientras bata po, malambot ang or manipis ang balat. Hindi po kamukha ng mga medyo may edad natin, pero malalambot po yung ating gawa mga idol. Ayan, makikita nyo po. So pwede na tayo makagawa ng pouch. Ayan po mga idol. So mula po dito sa Joel Mir na backyard rabbitry, bumabati po ako ng isang magandang gabi at mabuhay po tayo mga rabbitero.